Marami pong mga lumabas na dokumento sa PDEA, marami pong mga panawagan ng drug test. Mismo kanyang former ES, drug test ang panawagan sa Maiso Grande last time. Talagang sinabi ni dating Pangulong Duterte na nakita niya yung mga dokumento nung siya'y mayor, na ulit-ulit nung siya'y presidente na. Kayon ma'am, kung kayo po halimbawa ay press secretary pa ngayon, paano niyo po ipapaliwanag yung mga panawagan ng drug test na hindi po sinasagot direkta ng presidente? I would treat it as a health issue. Sabihin ko, if you're raising the matter of drug use or the use of illegal substances, first of all, if that's a crime, but the president is immune, I'll talk about that, would therefore have to wait until such a time as you have evidence and you can find it in the appropriate proceeding at the appropriate time. However, if this is being raised as a health issue, we can assure the public that the president is in good health. There is no indication of any health-related repercussions of use of substances, illegal or otherwise. No, but actually, I understand that they are ignoring it because it is in fact difficult to deal with. Mahirap pa, paano niya sasagutin yan? Either way, he will have to admit to previous drug use or he will lie. Okay? And then it will open up. Pag pinag-usapan niya yun, then it will open up. Are there any repercussions to those previous drug use? And that now becomes a health issue. And the health issue is a matter of public concern. So alam nyo mga kababayan po natin, no? Isa sa parang sinayang nitong administrasyon ni BBM ay itong si Attorney Trixie Cruz. Napakagaling magpaliwanag, napakaganda magpaliwanag po sa publiko, lalo na sa media. Pero tinanggal dahil ayon nga kay Lisa Marcos, ang gusto niya umano ay yung mga taong mababait na nakapalibot sa kanyang asawa at may magandang intensyon. So isa nga sa kabilang sa mga threat or banta para sa kanya, sa kanyang asawa, itong si Attorney Trixie Cruz at itong si Attorney Vic Rodriguez at ilang mga taga third floor pa na kanyang binaklas. Yan po ay hindi niya man pinangalanan pero sinabi niya na kailangan niya umunoproteksyonan ang kanyang asawa. So ito po ang issue ito, mga kababayan po natin. Talagang napakalaking issue ito. Na palagay ko, kapag hindi ito sinagot ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy ito hanggang lang bumaba o matapos ang kanyang termino. Yan, kung may katapusan. Talagang hindi mawala ang isyong sa paggamit nitong pinagbabawal na gamot. So maghirap talaga yung position nila. And ignoring it might be the only answer for them right now. Unless some action is taken, di ba? Unless magkaroon ng mag-snowball yung issue and people are starting to clamor for it. Tapos kung maingay na, nagyugyug na sila and the refusal to acknowledge even the question will now become a matter of his own security, the security of tenure. Opo. Pero attorney, hindi ba sapat yung merong nasabat na 13 billion pesos na halaga ng 2 toneladang illegal na droga at mismo ang pangulo andun? Hoy. 'Di ba? Kasi kung gumagamit ka, kakabahan ka noon. Hindi ba 'yun pwedeng maging patunay na hindi talaga siya gumagamit kasi nandun siya sa War on Drugs. Biruin mo, isang driver, isang van na puno ng 2,000 kilos ng illegal na droga. Di ko lang alam bakit napasok siya sa checkpoint. Wala at dinan sa checkpoint, partner. Dinan sa checkpoint. At ang tanong pa, anong brand nung sasakyan? Kasi kaya pa. Tsaka ano yung classification ng lisensya ng driver? Kasi magaling. 2,000 kilo yan. Tapos namaneho na niya. 13 billion pesos. Hindi ba yun sapat na ano ma'am para burahin natin ang duda? Ang duda na... Anong duda ang dinubura natin? Yung duda na gumagamit siya. Kasi war on drugs at wala dang namatay. Ang tanong lang, wala rin nahuli na ano? Kanino yung ano? Pwede naman palang walang matsugi. Oo, pwedeng na. Walang matsugi. Ano bang masasabi mo, Gemma? Pwede na ba itong gabi? Ang tingin ko ito yung sagot nila. So with the clamor, tsaka syempre, umiikot. People will talk. We can't prevent people from talking. So people are talking about supposedly yung kanyang... dating paggagamit ng bawal na gamot. Umiikot yung kwento na ganyan, tapos of course umiikot, meron pang mga PDEA documents and so on, di ba? Tapos this drug bust ay supposedly parang pinapakita nila na
Without answering the question directly, no? Okita nyo, we're doing this, we're busting ano, the illegal drugs and so on. How can you accuse me of that when I'm being tough on drugs? Pero so yun yung ano, I think it is a form of a message. They're trying to deal with many issues at the same time. So this is a communications problem for them. So they're trying to answer too many things. Number one, may rising criminality. Ang daming nagsasabing na pula, ganap na ang droga, mura na, balik na yung mga pusher, mga dealer, ganyan. So in order to answer that issue, ito may big drug bust. But at the same time, mainit na mainit yung, dapat magpa-drug test yan. No, I'm going to show them that I am tough on drugs, ganyan. But at the same time, meron ding issue na yung dating drug war, di ba? Yung meron pang ICC, meron pang all of this, na binabato naman nila sa kay dating Pangulong Duterte. So isama din. So ang problema, no, itong supposed to be na magpapaganda sa kanyang imahe, abay lalong nabahira ng pagdududa at lalong uminit pa ang isyo na umano'y mukhang gustong pagtakpan ni Pangulong Marcos ang mga binabato sa kanya o itong dokumento na pinakita ni Maharlika at ngayon ay lumalabas na mukhang sinungaling at dramatic at scripted umano itong nangyaring napakaraming droga umano na nahuli. Unang-una, walang madugong engkwentro, walang malalaking isda na nahuli, kundi yung driver lamang at sinasabi sa kanyang sarili na siya umano ay nerentahan lamang, which is kay Nainala. Ngayon may isang yate na naman abandonado na sinasabing pinaghihinalaan na kinargahan nitong droga umano na galing sa ibang bansa. So, hindi ito dumaan sa custom or sa port checking, kundi illegal na pinasok gamit umano ang yate. So, talagang kaduda-duda nga mga kababayan po natin. Pero tinatry naman ng PNP ni DILG Secretary Abalos na maging transparent umano at ipapakita at papatunayan sa taong bayan na legit itong kanilang nahuli. In a way, yan ang ating siguro aabangan. Ano? Nila yan. While doing all of this, meron silang parang pitik dun sa former administration na at least dito, nag-drug bust kami, walang patay. Parang ganon. With an allusion to the previous administration, supposedly or allegedly bloody war on drugs. So, the problem is, hindi na malinaw because they were trying to do too many things at the same time. Also, medyo hindi maganda yung script. Parang pinalalabas nila na ito ay bunga ng masusing pag-iimbestiga, na ito yung pulisya nila, they are tough on drugs and so on, but forgetting the fact that nung ninanarrate ng pulis yung pagkahuli is that this was actually a checkpoint stop, nagkataon lang daw. So, kumbaga, hindi buo yung kwento, hindi, they didn't get all their ducks in a row, they didn't spot all the loopholes, parang excited na excited sila, uy, meron tayong bust, ganito. So sige, let's put this in. The other problem I think they're trying to solve as a communications problem is yung sliding popularity. Diba? The last surveys indicated that the president had slipped down to about an average something like 55% trust and approval rating. So they're trying to do that also, trying to redo his image, make him look like he's on the go, he's hands-on, he's doing something. Nag-handle pa siya ng sarili niyang press briefing and so on. So that was another problem. They were also trying to deal with all in one go. Kumbaga, cramming ito. Ang communications issues, papalanuhin niyo yan, and you have to think about the answers. Pero dito, they want to create a distraction, they want to prop up the image of the president, gusto nilang pitikin si former President Duterte, they also want to remove from the main issue the alleged previous drug use of the president. So yan nga po ano mga kababayan po natin base dito sa mga dinidiscuss ni Atty. Trixie Cross ang sinasabi ni Pangulong Marcos ay hindi niya pa kinoconsider na ininga itong si dating Pangulong Digong. Pero sa mga kanyang aksyon na pinapakita mga kababayan po natin, ibinabanata niya na itong si dating Pangulong Digong pagdating dito sa sinasabing secret agreement, yung taliwas na ano niya na pulisiya pagdating sa drugs on war, war on drugs na sinasabi niya hindi madugo, walang namatay at yun nga ang problema ay wala namang nahuling mastermind
kung sino nga talaga ang mastermind. Okay na sana ang kanilang gimmick na ginagawa, pero mukhang palpak nga po, ano, mga kababayan natin. Kung ako yan, ihati-hati ninyo yung problema and deal with it separately but at the same time containing a unified message. Unfortunately, hindi po nga yun nagagawa, particularly when you're not planning your responses. At saka, yung kumbaga, parang spur of the moment ito eh, kaya ang daming kulang, ang daming loopholes, ang daming details, pero at the same time, sinasabi ng PNP na nag-iimbestiga pa sila, which for me is ridiculous. Yeah, may nahuli, then announce the investigation, huwag na po kayong magdagdag ng additional, kasi otherwise you get bound by what you're saying now. And on hindsight, you'll find it make mistake. Kaya siguro right. Iimbestigahan pa, ma'am, kasi nagkataon lang na yata, di ba, na nahuli. Wala ba? Yes, hindi ba nauna yung investigation at monitoring, casing doon sa operation? Kaya siguro later na yung investigation kasi na-timing. To follow. Napaka-swerte. Parang kagaya lang yan sa ano, ma'am, loan better na laging nananalo. Maraming mga laki. Yung problema ko is may mga conclusions already. Kakahuli lang eh. So mahirap yung magko-conclude ka. Halimbawa, sinabi ka agad ng presidente, hindi yan galing dito sa Pilipinas. Definitely dinala yan dito. So, pero sinasabi ng PNP, nag-iimbestiga pa sila. Hindi pa nga nila alam at the time kung ano yung role ng driver. Ngayon, alam natin that the driver, kinontrata lang siya. He didn't know that he was carrying illegal cargo. Pero, di ba, paano yun? Paano yung papagtagpi-tagpiin yung story? Kung gumagawa ka na ng conclusion, hindi pa tapos ang investigasyon. You wait. What you do is, I'm proud of the PNP. Listo sila. Nahuli nila to. They were able to detect a suspicious van, whatever that means, and found that merong karga na ganitong kontrabando. Hopefully, malinis yung search. Otherwise, magkakaroon na maraming issue na naman tayo. Yun nga po mga kababayan po natin, ha. Okay na sana ang script nga, ang sabi ng iba, mukhang nagkakaroon nga ngayon ng mas malaking issue, lalo na ang hinahanap ngayon ng taong bayan, saan napunta ang halos 400 kilograms umano na difference doon sa kanilang naunang declaration, which is 1.8, naging 1.4 na lang, na para sa iba, malayo ang kanilang estimate at imposible umano ito. At ngayon, mukhang pinapasa nila sa media na mukhang nagmamadali umano sa pagtatanong, sa pagbibigay ng estimate, kaya sila nagkakamali. At wala pang kalinawan kung sino nga talaga ang may-ari nito, ano ang koneksyon nitong yate, at lehitimo nga ba na miyembro ng sindikato itong driver na dinideny naman na nirentahan lamang umano siya. So hanggang ngayon mga kababayan po natin, floating pa rin ang isyung ito. Ngunit para sa atin, dapat talaga sagutin ni Pangulong Marcos itong mga allegations sa kanya. Kagaya nitong sinasabing gumagamit siya ng illegal na droga, magpapadrug test siya, itong hamon ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, na talagang papatunayan niya na negatibo siya. Kagaya nung pinakita nila bago pa mag-election. So kung negatibo nga umano siya, posibleng negatibo rin naman siya ngayon. Bakit siya natatakot at bakit hindi niya patunayan sa taong bayan na mali ang kanilang hinala at itong mga scripted umano na nangyayaring napakalaking droga na kanilang nahuli, dapat patunayan agad. Huwag nang patagalin, baka lalo pang magduda ang taong bayan na ito ay gagamitin lamang na props para sa darating na suna. Anyway, yan muna yung ating update at maganda yung ating pakikinig dito kay Attorney Trixie Cruz. Nakuha po tayo ng mga magandang knowledge po galing sa kanya. At alam ko kayo rin po. Kaya ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa mga sinasabi po ni Attorney Trixie Cruz sa kanyang mga explanation patungkol sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno ng Administrasyong Marcos na alam po natin na itong si Attorney Trixie Cruz ay dati ring administration, dating press secretary nga ni Pangulong Marcos. Yan muna yung ating update. Maraming salamat.